Magandang araw na naman muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay magdadiagnose po ako ng stoplight wiring. Yung stoplight wiring po ay may problema siya dahil dinadiagnose ko po yung switch. Stoplight switch ay okay naman po siya. So ayan po, pagka inaapakan ko po itong preno ay mayroon po siya, mayroon pong lumalagatik sa relay. So ibig sabihin po yung switch po ay active po siya, working po siya dahil nag-activate po yung relay dito. Yan, ito po itong kulay green na to. Yan. Yan. So ang nangyari po ay itong wire po na to na papuntang ilaw ay nagkaroon po ng problema dyan sa gitna, bandang gitna dyan sa loob. So mahirap na pong hahabulin yan. So ang gagawin ko na lang po ay mayroon po akong pahabol na wire. Since luma na po itong sasakyan na to, kailangan lang po ng gumana yung stoplight. At kailangan lang po ng remedyo. So ang ginawa ko po ay kinat ko na lang po yung pinaka-original niyang wiring. Ito. Dahil hindi ko na po mahanap yan dyan sa loob ng naka-wrap na yan. Dito sa loob na to. So ito na lang po yung ipinalit ko. Bali nasa labas na po siya. Pero gagawan po natin ng lagyan po natin to ng protector. So ngayon po ay dyan po sa gitna ay mayroon po siyang putol. At ito nga po ay nagkaroon na po siya ng supply dahil po na ginamp ko na po dito. Try po natin. Natakan po yung preno. So ayan na po siya, oh. So gano'n na lang po yung pinaka remedyo dito. Lalagyan ko na lang po ng protector to, wiring harness protector, para medyo protektado pa rin po itong wire na to na nakalabas. Pero hindi na po siya kasama doon sa pangkaraniwan na wire. Dahil hindi ko na po mahabol yan. Maaring mayroon pong putol sa loob. So kapag inano ko po yan ay malaking trabaho po yan. So lagyan ko po ng protector to. So lagyan naman po natin to ng protector tong wire na to para hindi po masira.
po. Tapan po natin kung lumalagit itong relay na to. Ayan po. Tukuran po natin po. So, ayan po, nakatukot po yung pedal ng stoplight. So chichikin po natin doon sa baba po nga umiilaw po siya. So ayan na po. Ayan. So kahapon po, ito po yung ginawa ko kahapon na park light tsaka signal light. So iba naman po yung ginawa ko ngayon dahil stop light naman po, dahil medyo may katagalan po yung pag-diagnose ko nitong stop light, dahil inisa-isa ko po yung wiring niya tsaka yung switch niya tsaka relay. So yung nakita ko nga po yung problema ay wiring po na naputol sa gitna po ng pang napakaraming wire, kaya minabuti ko pong hiniwalay na lang siya. Kapag mga ganyang problema po ay medyo kailangan po gawa ng diskarte kung saan ka na mapapadali, kasi kung general wiring po hindi po advisable, kasi napakalaking gastos po kapag general wiring siya. Samantala yung problema ay stoplight lang naman, so pwede po natin na i-bypass yun. Kakatin po natin yung wire na nasira at saka po tayo gagawa ng panibago. At dito nga po yung nasira, magmula po dyan sa taas na yan papunta po rito. Dito po yung nagkaroon ng sira. Magmula sa taas hanggang dito po yung wire na inilagay ko. Ayan, no? Hanggang dito po, ito po yung bagong wire. Magmula po sa taas hanggang dyan. So dyan po nagkaroon ng problema. So hindi ko po pwedeng baguhin to dahil malaking po to trabaho. So ganun na lang po yung ginawa ko. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.